Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautosan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautosan ni Moses na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunmay hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong papurihan at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Sa Biyernes po na ito, gusto kong magtanong at gusto ko ring itanong ninyo sa inyong mga sarili. Saan ako dinadala ng aking debosyon sa poong Jesus Nazareno? Nasaan na ang antas ng aking pagdedebosyon sa kaniya? Nababago ba ako? O pare-pareho lamang tuwing Biyernes ang aking sarili? Napakaganda po ng ating ebanghelyo. Habag ang ibig ko, hindi hain. Nangangahulugang ang sinumang sumusunod sa poong Jesus Nazareno ay nababago ayon sa kaniyang gusto. At ano ang gusto ng Diyos? Habag at hindi hain. Mercy at hindi sacrifice. Bakit po? Dahil sa Ebanghelyo, nakita natin kung papaanong ang mga Pariseo ay tumingin sa mali kesa tingnan ang mabuti. Yun bang sila ay hinusgahan ng mga Pariseyong ito na sila ay lumalabag sa batas ni Moses? Ano po ba yung batas ni Moses? Unang-una, ito po yung 10 utos ng Diyos. At nilabag nila ang ikatlo. Ano po yung ikatlo? Kailangan kapag araw ng pamamahinga,
hindi ka nagtatrabaho. At ang pangunguha ng mga butil ng mga trigo ay labag sa kanilang kautusan. Dahil doon sa ikatlong utos, dinagdagan ng mga Pariseo ng 39 more at ininterpret nila kung ano yung bawal sa araw ng pamamahinga. Kasama ang pagkuha ng trigo. Yung pagiging judgmental ng mga Pariseo sa mga sumusunod kay Jesus ang nagbunsod upang sabihin ni Jesus ang salitang habag ang ibig ko, hindi hain. Dahil hindi nauunawaan ng mga Pariseo ang pinagdaanan ng mga alagad na sumunod kay Jesus sa oras na iyon. Saan ba sila galing? Ano ba ang kanilang ginawa? At saan sila patutungo? Alam natin ang tinawag sila ni Jesus na sumunod sa kaniya, iniwanan ng mga alagad na ito ang kanilang pamilya at sumunod kung nasaan si Jesus. Sa 24/7 ng pagsunod nila kay Jesus, nakaramdam sila ng gutom at nakita ninyong pati yung uhay ng trigo ay kanilang kinain. It means, hindi nga iyon niluto. Ang pinagdaanan nila ay hindi nauunawaan ng mga Pariseo, bagkus sila ay hinusgahan na sila ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ang gusto ng ating Poong Jesus Nazareno ay tumingin kung ano ang mabuti at tama, hindi kung ano yung dapat lamang gawin. Habag ang ibig ko, hindi hain. Tinitingnan ng Poon kung nasaan ang antas ng aking pagkahabag laban sa haing aking ibinibigay. Sacrifice is good, but mercy is better. Hindi makapagliligtas ng anumang sakripisyo ang ating ginagawa kung walang habag na nararamdaman ang ating puso. Kaya nga po ito ang biyaya ng banal na Eukaristiya na sa paghahambing sa unang pagbasa, ang tatak ng kanilang kaligtasan ay nasa kordero at sa bagong tipan kung papaanong ibinigay ni Jesus ang kordero ng Diyos na siyang pagkain upang tayo ay maligtas. Sa bawat pagkakataong tumatanggap tayo ng kaniyang banal na katawan, tayo ay humihingi sa Diyos ng awa at patawad na sana ang aking tatanggapin ay magpapabago ng aking kaluluwa at makakapagpabago ng aking iniisip at ginagawa. Na sa pagtanggap ko ng kaniyang banal na katawan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, ang siyang magpabago ng aking pag-iisip at ng aking iniisip. Habag ang ibig ko, hindi hain. Hahanapan tayo ng Diyos kung papaanong siya ay naging maawain at mahabagin sa ating lahat na makasalanan. Hahanapan ka rin kung papaanong ang habag na ibinigay niya
ay kung papaano mong ibigay sa iba. Sana sa pagpapatuloy ng ating pagdedebosyon, unang-una ay mabago tayo ng habag ng Diyos upang tayo naman ay maging mahabagin sa iba. Dalhin tayo ng ating debosyon sa tunay na kalalagayan ng kaluluwa at hindi lamang ang sakripisyong ipinupunta mo rito kada Biyernes, kung hindi ang awang meron ka na ibinibigay at ipinapakita sa kapwa. Tayo ay nababago kada Biyernes. Tayo ay nahuhulma kung papaanong nahulma ang mga alagad. Tayo rin ay susunod dahil kasabay ng sakripisyo, kasama nating niyayakap ang awa at pag-ibig ng Diyos. Sa iniyong pag-uwi, dalhin, ipamahagi, ipamalas na ang debotong ito ay katulad na ni Jesus Nazareno na mayroong awa at pag-ibig sa kapwa. Dalhin po ninyo at pagpalain tayo ng poong may kapal.